Kamusta mga brad? Ito na ang part 2 ng video natin kung papaanong matapang na nilabanan ng mga Pilipinong kasundaluan ang napakalaking ukbo ng sundalong Chinese sa nangyari noong digmaan sa Korea. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Matapos ang pagupa ng Battle of Myeongdong, nagpatuloy na sila patungong Sinje, na kung saan ito ang inassign na posisyon ng United Nations Command para sa 10th Battalion Combat Team ng mga Pilipino. Habang tinataak ang lugar patungong Sinje, yun din yung time na sobrang lamig ng temperatura sa lugar. Ang problema, dahil ang kanilang uniforme ay hindi sapat para malabanan ng sobrang lamig, ang Battalion Commander na si Colonel Mariano Azurin ay pinahinto ang buong 10th Battalion sa pagbiyahe at ayaw na magpatuloy dahil sa sobrang lamig na kondisyon. Nagimagsik ito si Colonel Azurin at sabi niya unless bigyan sila ng sapat na equipment o kasuotan para dito sa matinding lamig, hindi sila gagalaw. Dahil dito, agad naman nakatanggap ang 10th Battalion Combat Team ng mga kasuotan pangontra sa ginaw. Kaya nga lang ang masaklap ay ni-request ni Colonel William Harris na palitan bilang Battalion Commander si Colonel Azurin dahil sa pagiging reklamador daw nito. Pero sa side naman ni Colonel Azurin, eh concern lang ito sa mga kasamahan niya. Kaya kinalungkot ng marami ang pag-alis ni Colonel Azurin. Nga pala si Colonel William Harris ang commander ng buong 65th Infantry. Dahil dito, pinalitan siya ni Lieutenant Colonel Junicio Ojeda. Siya na ang bagong Battalion Commander ng 10th Battalion Combat Team. Sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Junicio Ojeda, nagpatuloy pa sila na baybayin ang bahaging norte. Pero nakatanggap siya ng report na ang kalaban ay magsasagawa ng malakiyang opensiba o pag-atake sa UN troops na nasa frontline. Kaya agad-agad na in-order kay Lieutenant Colonel Ojeda na i-deploy niya ang kanyang mga tao along Highway 33 para sa reinforcement. Noong time na yon, ang sandataang Chinese ay nasa North Korea na. Kahit ang United Nations Command Forces ay hindi inasahan, natutulong ang China sa North Korea. Ang 10th Battalion ay nakapuesto sa gitna, habang sa kanang bahagi nila ay nakapuesto ang Turkish Brigade at sa kaliwa naman ito ay mga Puerto Rican sa 65th Infantry Regiment. Noong April 22, 1951 ng gabi, ang 10th Battalion ay nilusob ng napakalaking ukbong sandata ng Chinese at North Korean soldiers. Ang ginawang paglusob na ito ay parte ng tinatawag na Chinese Spring Offensive. Ito ay kilala sa kasaysayan ng pinakamalaking opensibang ginawa ng 44th Division ng Chinese People's Volunteer Army kasama ang Communist North Korean Army. Ang 44th Division ng Chinese ay kinabibilangan ng halos nasa 40,000 na volunteer army ng China, habang ang 10th Battalion Combat Team ng mga Pilipino ay nasa 900 na lamang dahil sa ilang nasawi mula doon sa sumabog na landmine. Pagkalipas ng alas 12 ng gabi, dito na nagpaulan ng putok ang mga Chinese at inatake ang mga Pilipino gamit ang malalakas na artillery barrage. Sinubukang umabante ng sandatang Chinese, kaso nahirapan sila sa mga Pilipino dahil sa tindi na ginagawang depensa nito gamit ang mortar at artillery. Ang nasa kanan naman nila na kasundaluan ng Turkey ay sinugod din ng malaking ukbo ng Chinese, so nagsiatrasan itong Turkish Army. Dito nabuksan ang kanang bahagi ng 10th Battalion dahil sa pag-atras ng Turkish Army. Ginawa ni Lieutenant Colonel Junicio Ojeda ang unit ng mga kusinero at clerk ay inatasan niyang magbantay sa kanang bahagi ng 10th Battalion. Gamit ang M24 light tanks at artillery ay napigilan nito ang paglusob ng mga Chinese sa kanang bahagi ng 10th Battalion. So habang ang 10th Battalion ay nananatili pa rin sa kanilang pwesto, ang mga Puerto Rican sa 65th Infantry Regiment naman sa kaliwa nila ay napaatras din dahil sa ginawang paglusob sa kanila ng mga Chinese troops. Nabigyan na naman tuloy ng daan ng mga Chinese troops para masugod ang 10th Battalion sa kaliwang bahagi nito. Dito ay tuluyan ang napapalibutan ng mga Pilipinong sundalo ng mga Chinese Army.
sumugod ang mga Chinese sa kaliwang bahagi ng 10th Battalion. Ang hindi nila alam ay mayroong isang platoon ng mga Pilipino na nakapwesto sa isang bundok na tanaw ang bayan ng Yultong na pinangungunahan ni Lieutenant Jose Arciaga. Hindi umatras at natinag ang grupo ni Arciaga kahit na napakarami ng ukbo ng Chinese at lumaban ito hanggang sa uli. Ang platoon ni Lieutenant Arciaga ay isa sa platoon na hawak ni Captain Conrado Yap. Habang nakikipagputukan ng grupo ni Arciaga sa mga Chinese, nagbigay ito ng sapat na oras kay Captain Yap para magsagawa ng plano ng counter-attack. Ang naipit na platoon ni Lieutenant Arciaga ay nailigtas dahil sa isinagawang counter-attack ni Captain Yap at ang pag-abante ng Chinese troops sa kaliwang bahagi ng 10th Battalion ay napigilan. Kaya nga lang sa laban ng ito, parehas na sawi si na Lieutenant Arciaga at Captain Yap. Nung madaling araw ng April 23, nagbigay ng command si Lieutenant Colonel Ojeda ng pangalawang counter-attack gamit ang mga M24 tanks. Nagulantang ng mga Chinese sa counter-attacks na ginawa ng 10th Battalion. Napatras ang mga Chinese papalayo dahil sa mga tangke. Patuloy na lumaban ang mga Pilipinong sundalo hanggang tanghali. Nakita ni Major General Robert Soul ng 3rd Infantry Division kung gaano katapang ang mga Pilipino sa labanan. Dahil nung time na yon, ang 10th Battalion na lamang ang nag-iisang combat team na lumalaban sa napakalaking hukbo ng Chinese dahil sa ginawang pag-atras ng Puerto Ricans at Turkish Brigade. Kaya ang laban ng ito sa pagitan ng Pilipinong sundalo at Chinese troops ay tinawag na Battle of Yultong. Nung tanghaling yon, wala pa rin tigil na naikipagbakbakan ng mga Pilipinong sundalo. Dito na nagbigay ng order si Major General Robert Soul sa 10th Battalion na umatras na. Para makatras ang mga Pilipinong sundalo sa gitna ng nakapalibot na sundalong Chinese, dineploy ulit ni Major Soul ang Puerto Ricans ng 65th Infantry kasama ang 64th Tank Battalion para mablock ang posisyon ng North. Dito tuluyang napaatras ang mga Chinese sa kaliwa at kanang bahagi ng 10th Battalion at na-cover nito ang pag-atras ng mga Pilipinong sundalo. Sa mga sundalong Pilipino ng 10th Battalion Combat Team, 15 rito ang nasawi, 26 ang sugatan at 14 ang missing in action. Habang mahigit 500 na Chinese naman sa kabilang panig ang nasawi. Ngayon, may kita sa War Memorial ng South Korea ang isang monumento na nagpapaalala sa lahat ng Pilipinong lumaban para sa kalayaan ng South Korea. Noong 69th anniversary ng Korean War ay binigyan ng parangal sa South Korea ang namayapang si Captain Conrado Yap ng Taegeuk Medal para sa matapang na paikipaglaban nito sa Battle of Yultong. At maging si Major Maximo Yang ay pinarangalan din ng Taegeuk Medal para naman sa matapang na paglaban nito sa Battle of Myeongdong. Ang Taegeuk Medal ang pinakamataas na parangal ng katapangan na maibibigay para sa isang sundalo. Ang paikipaglaban ng 10th Battalion ay malaki ang naging ambag at bahagi para sa mga Koreans para makamit ang minimiti nitong kalayaan. Ngayon, ang South Korea ay nananatiling malaya at matatag ang demokrasya. Trivia lang, si Ninoy Aquino na nooy journalist ng The Manila Times ay isa sa mga mediamen na ipinadala sa Korea bilang war correspondents para i-cover ang Korean War. Si dating Presidente Fidel V. Ramos naman ay kabilang sa pinadalang sundalo sa Korea. Kabilang siya sa 28th Battalion Combat Team na nung time na yon, siya ay second lieutenant. Siya ay inassign dito bilang reconnaissance platoon leader. Ang 28th Battalion Combat Team ay nakaposisyon sa Chorwon, malapit sa 38th Parallel, na sakop na ng border ng North Korea. Actually, ang Chinese ay nagbigay na ng babala sa buong mundo noon na kapag ang United States ay nagtangkang tumawid sa 38th Parallel, ay sisiguraduhin na magiging mitya ito ng digmaan. Pero kung titignan ng kasaysayan, eh ang North Korea naman ang unang sumugod at gustong sakupin ang South Korea. Alam nyo ba na kaya pursigidong tumulong ang China sa North Korea ay bukod sa utang na loob, isa sa pinangangambaan kasi ng Chinese na kung sakaling makuha ng US ang North Korea, magiging banta ito sa seguridad ng China, lalo na't hindi nila ito kaalyado para maging isang kapitbahay. Alam nyo ba na sa lahat ng mga sundalo na mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na ipinadala sa Korea,
Tanging ang 10 Battalion Combat Team lamang ang nakapag-push sa pinakabahaging norte ng Korea. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga salubin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.